Hello mga bro, BMX brother. Pakita ko lang sa inyo yung bago nating scrap bikes, unstoppable coaster. Ibang iba kasi to sa scrap bikes cheap hard. Kaya kailangan ko ituro sa inyo at ipakita ang internal nito at mga piyesa-piyesa niya. Hindi siya ganun kabilis galawin sa mga hindi marunong magbaklas. Kailangan nyo panoorin to, tsaka magkabit. Ito, unahin natin ha. Ito, 8mm Allen. 2mm Allen para sa mga adjust spring. Kung kailangan, hindi naman, hindi. Flat screw. Pampush ng stopper ng clutch. Adjustable wrench. Hammer. Kung meron kayong makukuwang rod, na kahit ano, na mas maliit pa sa 14mm, ang tumbok lang ng bearing to. Seat post na cutted, yung mga pinagputulan. Yan. Tsaka, ito importante, para hindi masira yung mga axle tread. Nut na extra nyo, or lumang nut. Ito importante. Okay. Turo ko sa inyo how. Ito muna unahin nyo. Tanggalin muna natin itong mga nut washer. I-place nyo lang ng kung saan nasa left and right. Yan. Ito yung Allen na 8mm. Kailangan natin to sa axle. Unang-una nyo itong luwagan. Luwagan na i-loose natin itong mga lock. Loose na to, hanggalin nyo na agad. Ilagay nyo sa tamang position para hindi kayo malilito. Medyo nakakalito talaga ang coaster, tsaka hindi ito basta-basta. Masyadong pinag-isipan ng mga engineering to. Hindi ako, pero mga may pinag-aralan sa engineering. Respect. Respect natin sila. Ito para siyang mechanic ng mga sasakyan na natin, ng parang truck na siya. Ganyang gaganda ang loob nito. Medyo mahaba ang thread. Kailangan natin konting pasensya at bilis ng kamay. Yan. Tapos ingatan nyo, baka mahulog o mawala. Parating pa lang ang mga parts natin ito. Ito ang una nyong, pag natanggal nyo na yan, ito una nyong lagyan ng old nut, or kung may extra kayo. Ayan. Ay, sorry. Dito pala sa non-drive. Yan ang unahin yung lagyan. Baliktad kasi siya, tulad, hindi tulad ng cheap hard coaster. Sorry, yan. Yan. Push. Down. Papunta sa palabas ng driver. Tanggalin nyo ulit yung nut. Ayan, yan, may kita nyo yung parts na to. Bushing. Bushing, needle bearing driver. Tsaka 6802 na bearing sa driver. Yan. Standby mo lang yan. Pwede nyo ibalik nyo na agad itong lock para hindi mawala. Kasi ang pagkabit niyan, ito na ang kailangan natin. Balik nyo, hindi mawala. Ito yung rod. Dito, kung makikita kayong spacer, ayun, kung nakikita nyo, ayun. Huwag nyo tatamaan yun. Yung kailangan nyo tamaan yung bearing mismo. Kaya i-adjust nyo ng daliri nyo yan. Then, pasok nyo yung rod na pantanggal ng bearing. Papunta sa mismong side ng bearing. Yan, pa-side ng konti. Palo. Tapos, dapat side by side. Huwag yung isang side lang. Baka masira yung shell ng yung pinaka-stopper ng ano. Ay, yung pinaka-shell. Luluwag yung bearing. Kaya, ingatan natin. Huwag yung
tatamaan ang alloy rod, ay alloy spacer. Ulit, ulit tignan. Yan, malapit na katanggal. Ang bearing natin is 6202 sa non-drive at may kasamang alloy spacer. Yan, huwag niyo yung kakalimutan ipagdikit-dikitin yan. Oh, ito ngayon yung pinaka clutch lock. Ito, stopper, clutch stopper. Yan. Ang axle natin merong slot. Ayan, nakita niyo. May groove para dito sa may, kung may kita nyo itong parang may kanto na maliit, ayun, sa gitna. Kaya bago nyo ilagay ang bearing, itatapat nyo muna dyan, huwag nyo kakalimutan. Ito yun. Ang laman nito is yan. Yan. Yan yung merong apat na stopper. May spring sa loob yan pag tinanggal nyo to. Pero hindi naman natin kailangan galawin niya hanggat hindi humihina yung pinaka spring niya. Matigas yan. Washer. Katabi nito sa likod. Ito na yung bearing washer. Bearing washer. Flat washer ulit. Yan na. Huwag nyo kalimutan yan. Idikit dito sa... Yan ang side niyan. Loob. Bearing, spacer, tsaka yan. Stopper ng clutch. Ito naman yung gagawin natin. Para ito, matanggal. Driver, bearing, tsaka itong internal na to. Itong driver clutch na to. Ito ang kailangan natin dalawin. Buong ito, itong nasa loob, at saka itong driver at saka ang bearing, yung buong yan ang tatanggalin natin. Ang kailangan naman natin na malaking yan, scrap tube. Pwede natin ipang push dito yan. Make sure dito kayo sa side na may stopper yan eh. Parang yun. Doon kayo papalo. Hindi nyo mabuti ha. Nagali lang pero... Sa una, malilito talaga tayo, kaya natin kailangan ituro ito. Skip lang to dahil bago pa. Ayan, medyo madulas yung kamay ko. Grasa. Ayan. Lapit na. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito yung internal na to. Yung mismong stopper sa shell, may bakal. Ayan, may heat treated. May heat treated na spline. Ayan. Naka-thread siya. Naman yung internal ng clutch driver, ayan makikita niya. So, pag tanggal niyan to, ikot nyo. Ayan. Dito kumakapit ang engagement. Ayan, ito. Ito naman yung pinakapitan ng shell. Para umandar yung hub natin. Ito, dito pumapasok yung engagement. Ito. Sa may, yung may spline na engagement. Sorry, balik. Set yung thread na clutch, driver. Ayan. At ito yung, meron din siyang flat bearing. Galing, no? Itong bait yan. Ito na yung bearing nito is 69 bearing natin 6905 kung kailangan nyo magpalit. Ayan.
ito naman ang pagtanggal ng bearing nito. Ito. Kaya meron siyang stopper dito. Dito natin hugutin yan. Yung bearing ito may thread. Yung driver. Pagbuo nito, kailangan nyo ng grasa. Huwag kayong gagamit ng ang maintenance ng coaster, kailangan ang grasa nyo malamnaw. Huwag kayong gagamit ng malapot. Kasi hindi siya gagana na maayos. Huwag nyo na ng grasa kasi nabaklas na. Yan. Itong binaklas ko na to, ito na ang gagamitin ni Cutler. Kasi kaya naman ito ibenta pa. Okay, balik niyo ulit muna to. Yan. Yan. Maraming grasa. Lahat mayroong grasa. Ganyan ang maintenance ng coaster, hindi tulad ng cassette. Cassette, napakadali lang. Spring, bearing, holes lang. Ito, maraming grasa. So, pagbalik niyan, yan. Haluin nyo lang to ng dahan-dahan paikot. Para hindi bumuwag yung aluminum shell. Pag nakaramdam kayo ng solid na tunog yun, yan. Sagad na yun. May naisagad pa. Ah, masira na yan. Sagad na yun. Ayan na. Ayan na. Pasok na yung ngayon, ini-next nyo is yung washer, flat washer. Yan. Tapos, uy! Bearing washer. Yan po si Asian. Pumasok kanyang room. Flat washer ulit. Tsaka nyo ilagay ito. Stopper ng engagement. Ng clutch. Yan na. Pasok pa ganyan sa mayroong allen sa labas yun. Gawin nyo itong dalawang to, ipasok nyo muna pa side kasi medyo may medyo mahirap sa ilagay kasi na may spring, kaya kailangan natin itong flat screw. Ipitin nyo lang pailalim yung isa muna, yan, then next ulit yung isa. Push nyo lang. Yan, magiging pantay na yan dyan. Pag na-push nyo na yan, ilagay nyo naman itong bearing stopper na alloy. Yan, bago itong bearing na 6202. Yan na, wala pang axle. Buo na siya. Ang paglagay niyan bearing ulit, ganyan, paikot. Palo, paikot. Dahan-dahan lang ha. Huwag masyadong, huwag nyo papaluin ng kaleng. Masisira yung shell, luluwag. Doon magkakaroon ng kalugang inyong coaster. Yan na. Yan na, dito na tayo sa axle. Yan, nilagay ko na kanina to para hindi na siya magwala. Yan na. Ayun, grasa. Nagyan yung grasa, marami yan. Laging may grasa. Kahit saan. Sorry. Yan. Ito na ulit. Ito, yung groove na to, kailangan nyo isendro dito sa makikita nyo na parang may kanto. Yan, isendro nyo lang yun. Napakadali lang. Sendro pa, shoot nyan. Pag shoot nyan, papasok na yan. Pag hindi yan shoot, hindi papasok. Okay, ito ulit tayo sa nut. Para hindi masira yung thread pag palo natin sa axle. Yan lang. Solid. Oh, yan. Ibang iba siya sa cheap hard coaster. Medyo mahirap gawin pero ito para sa mga hindi mahilig sa malalaking slack ng pedal. Yung iba kasi sobrang ayaw nila ng sobrang laki ng palo.
natatakot sila. Pero ito naman ang discarded dito para hindi siya mag-engage. May pedal back. Every 180 rollback niyo kailangan niyo mag-pedal back. Pedal back para mag-loose yung engage, mag-release and rollback. As adjust ulit. Yan ang technique sa paggamit ng coaster na to. Ayon yung sa para sa mga ayaw ng malaking slack. Ito naman ang pag-adjust nito, kung feeling niyo maluwag yung hub niyo, dito lang kayo. Dito hindi. Ito steady na yan. Kita niyo na to. Yan, sa driver. Steady na yan, huwag niyo nang gagalawin yan. Dito lang kayo mag-a-adjust. Kaya meron tatlong thread nut to. Alloy bearing stopper. Tapos lock nut sa side ng bearing din. Yan, bali dalawa. Para mag-lock siya. Ilalock niyo yan kapag sakto na yung inyong galaw ng hub. Ayos na yung loose na siya, hindi na siya masyadong sumikip o lumuwag. Ayan, ito lang yan. Ito lang ang adjustment na gagawin nyo. Itong side lang na to. Ayan. At kaya meron yan, kung ayos na, kailangan nyo hikutan nyo isang dulo na nut. Para maging steady na. Testing engage ng kanan, right drive kasi ito. Driver roll pedal back then loose and roll back pwede sa feel mo siya. Front end lid. Okay na. Ito, balik nyo na itong inyong mga nut and washer. Basta kayo mga bro. Ingat tayo ha, sa mga virus. Tapos makaka-rausin tayo at makakapag-bike na tayo ulit sabay-sabay. Ingat-ingat lang at sumunod tayo sa mga patakaran ng mga ating taga-bantay. Thank you mga bro. PM niyo lang ako kung may mga tanong pa kayo. Maraming salamat. Scrap bikes.